green. Bromo Crystal Green. Ma'am, paano kung napasobra ako ng lupa dyan? So, ibig pwede sabihin, kung... pwede ka rin ako magdagdag ng 24. Opo, pero mas maganda po, huwag na nating sobrahan sa umpisa pa lang. Okay po. Bali, yung final po niya natin is BTV. Yung pong BTV. Ako, di ba meron akong ganyan? So, lamang po kami rito, oh, dito sa table namin, kasama namin ang bossing ng BSW. Pre. Tapos minsan nakikita niyo po, depende kasi sa butas din ng sino po yung minsan mas siyempre pag mas malaki yung butas, mas malaki yung malabas. Yung malabas, no? So nandyan yung apo, sukat na sinasabi ko, ma'am. Shake. Nandyan si tanchameter. Ano? Ako pH, meron akong pH meter kaya hindi na ako nag-ano. No, ma'am? Sir, hindi na siya shake. Pa, yan. Dapat may takip yan, ma'am, no? Pwede kaya lang. Okay na po ba lahat? So, tinatawag siyang rapid soil testing kasi in ilang minutes lang po makukuha nyo na yung result. Kasi di ba yung mga sinasabit nyo po sa lab, in-air dry pa natin yon. Tapos, usually nagtatagal yon mga 2 weeks. Pero ito po sa paggamit ng soil test kit, parang yung lab po yung dinadala natin sa field. No? So, magkocollect na lang tayo ng lupa sa field. Tapos po, ititest natin mga around 30 minutes. Meron na po tayong resulta. So ano po ba ang nasa loob ng soil test kit? Ang soil test kit po, meron siyang, kung nakikita niyo po doon, meron siyang 10 bote. So meron isa for nitrogen, tapos for pH, meron pong 3 bote. For P, meron 2, tapos for K, meron 3. Tapos meron siyang isa for distilled water, meron po siyang naman na test kit, meron siyang parang stick, at saka yung tin foil. Tapos meron din po siyang parang ganito. So ito po yung nandito yung instruction kung paano siya gagamitin at yung color chart ko. So parang ang soil test kit ang ginagawa po natin, nagdadagdag tayo po yun, from, sa soil po natin, nagdadagdag tayo ng reagents. So lahat po ng mga bote dyan, color coded. I mean, meron po siyang label. Ngayon kasi puti na lahat, before po kasi color-coded yung mga bote red, no? So magdadagdag tayo ng reagents sa ating lupa, and then po after nun, after certain time, iko-compare ko siya kasi kung titignan nyo po dito sa chart natin, merong mga colors. So for pH, iko-compare mo siya dyan. For magkasunod, 3 and 4, ito po yung lupa ninyo. And then, ito po, magkasama po kayo sa red man. Then yung sticky number 4 is the rest of the group. Titulo? Po? Ganito naman yung pangalan. 9, 10, 11, 12. Drop sa move ba ng CPR yan, sir? Perfect! 12! Perfect! Sir! Tapos po isi-shoot. Okay, nakapag-drop na po ba ng 12 drops of CPR solution? Ngayon po. Tayo. Tito tingnan natin dito. Tito naman, sir. Ito, nag-vlog to eh. Tito tingnan natin dito yung pH. CPR. Yes. 5.8? Hindi po, isi-shake yung muna siya. So pag ganyan, hindi naman siya nasa-shake, diba? So ako, after mo na, drop mo na. Dapat mahalo yung lupa sa solution. Okay, yun, 6 na siya. Sige, kayo po. Ayan po, after mo ng 12 drops na CPR, pwede na po natin siya. Ah, okay, wait lang po daw, wait lang. So tingnan po, chill. Sala. Ayan. Nakita po natin yung chart po natin. 5.8. Ay, kaya hindi muna po nasa test tube. I-nalipo na natin sa test tube. Ito siya, no?
Huwag po natin dalawin para po hindi ma-disturb yung lupa sa baba. Ayan, gumito po ang kulay. Para malit na po natin after. So, ikukumpara natin to dun sa nakita natin. Reminder lang po yung sa dami po ng soil kasi hindi nyo po makikita. Pag po kasi sobrang dami ng soil, hindi po siya parang kulang po yung 12 drops for that. So, yung po nature lang po, nandun lang po tayo dun sa scratch. Iba po yung test tube, meron siyang paganyan. So, until dun, mga ganun lang po. Kasi hindi po magiging enough yung 12 drops pag nagpa-settle po. So, yung iba po may yung ulit na po. Okay, you got it right. 12 drops na yung sinar. Magiging percent, sir? Opo. Ayan. Halos nagagawa na po ng maayos. Yung siya acidic. Hindi, acidic pa rin acidic. Po. Hindi siya sa, ano, sa 5.8, ma'am? Eh, lalong acidic yun. More on ano po kasi. Dapat ganito siya, dapat nasa... Bakit ba ganoon? Sabi ni ma'am, ay, wala naman siyang ibang... Pag lumitaw daw dito, tsaka doon, parang nasa kit na siya. Next step lang po tayo. So adjustment tayo. May 6 pa nga na gano'n, no? Tayo, if pH is about 5.8 or 6, dito. Repeat analysis using BTB. Kukunin niyo po yung ano, yung... Ngayon po, kung yung pH level po na, yung tinest po natin sa CPR is 5, itetest po naman natin siya ng BCG. Ayun po, may kanya po dito. BTB, ma'am. Kanya po kanyang BTB. Sisi sa kanila po, is nakuha nila is 6 ito. Mami lang po takto. Ito po yung 6. 12. Oo. Yan, ititest po nila ng BTB. Dito naman po yan sila mag-RLI sa taas. Zero. 12 drops. Dito, ito. Tumila mo yun. Yan, ito. Yung CPR ba ginamit na para sa pH? Opo. Para sa pH? Opo. Ma'am, the same procedure siya. Ma'am, di na sisig to. Hindi na. Di na sisig. Okay na po. Ano yung 12. 1. Chlorophenol red. 3. Or. Ang tabi. Dapat ano natin yan. 12 pare. Loro. 5.8 po ba? Okay na. Hindi. 5.8 na siya. Pag umabot lang ng 6. Shake mo, sir. Shake. May ano bang sa pasigil? 20 times, sir. Test you, bago sample. And then, BTB na. 5.8 pa lang. BTB pa rin. So, pag 5.8 mag-repeat. BTB. Ay! Ano na natin si Lintel? 20, sir? Sige, lagay mo dito. Tingnan natin. Tingnan natin yung kulay. So, lumilitaw na kulay. Okay po, may pagbabago po tayo sa ating rules and regulations with accordance of our... Nagay naman naman. Ma'am, ba? Ulitin lang po natin yung step 1. Ayun, nagigreen na siya. BTB kasi yung ginamit eh. Ang tanong ko lang yung drop ito, 12 lang. Kung makapansin niyo po yung BTB. Ba kasi mataas yung lupa? Depende kasi sa nailagay po nating lupa. Ganun yung lupa pala. Bang naparami yung lupa, pwede kang magdagdag. Pwede kang magdagdag. So mo yung mga kagri mga kasaba. So, ayan po, nakikita natin. So, BTB. Ito po yung nilagay natin, BTB. So, ibig sabihin, magbabase tayo ngayon sa BTB. Saan tayo magbabase? Dito, sir. Ayan, BTB sa taas. Ayan, nasa taas, BTB. So, titingnan natin ngayon ang kulay nito. Kung ano ang lilitaw. Tapos ito. CPR, BTB. So, ang basa ko, sir, parang dito tayo sa 6.8. Ayun, ang ganda. Hindi na ako kita-kita, sir. Ayan. 6.8. Tabi mo nito. Tabi mo siya. Tabi mo siya. Nitrogen ay may sulfuric acid galing na. May kakayahang sunugin ang iyong buong katawan. Hindi pwede. Hindi niya kayang basahin. Dalawa. So, ang pantalon lang. Hindi, dito. Kung makikita niyo po, ang aking pantalon ay produkto ng nitrogen. Magtabi siya ng dalawa. Ito, dito. Yan. Ano ko lang? Parang black siya. Ay, sabi, shake muna natin siya. Hindi, sinig na natin. Hindi, ayun, after 5 minutes, it's slow. Shake ko lang. Grabing kulay, oh. Ay, happy yun. Ma. After 2 minutes, ganyan din. Meron din ako. Sana all. Sir, pa ba na yun? So, ayan, sir. Ngayon, lilitaw ngayon yan. 6.8. Ito tayo. Anong basa mo? Ako 6.8 ang basa ko. Ako 6.8 basa ko eh. Oo, ako rin.
Ibig sabihin 6.8 ang buwasan mo. In between siya eh. Mga 7 yan, 6.8. Mamaya lang, 6.8 ang buwasan. Okay, tapos na po bang lahat? 6.8 or 7. So, pwede na po tayo mag-reel. Okay, tumitingin tayo, isa-side natin ganun. Kasi pag ginano natin, parang nagiging darker, di ba, because of the swords. So, saan po siya? Ayan po. Sa side. Sir, saan po? So, nag-light siya, ma'am. So, nag-light pa siya? Nag-light siya ngayon. Nag-light siya. So, ano po siya? Space doon. Ang ano, 6.8. Ano yan? Di ba 5.8 po kayo, sir? Nag-BTV po kayo. So, sa taas po kayo mag-base. 6.4 siya. 6.4. Yan, di yun, sir. Pantaya kay Andy. 6.8 talaga. Sa BCG. 6.8 talaga man. Actually, pangit yung mga nilabas nilang ano ngayon. Yung mga ano. Yung color niya. Hindi siya dito kasi dito is more on parang moss green. Papunta, yung shade na po kasi papunta ya Kenny, di ba? Yes, ma'am. So mas mata siya 6.9. 6.8, no? Opo, 6.8, 6.9. Parang ano rin. Kasi lawin niya po yung shade na. Ini kasi di ba, bala mo moss green yan. Green hindi papunta yung kitang makanining kulay. Opo, papunta yun. Lawin niya po itong shade na, ne? Kaya lang, pero more than 6.8 eh. Pwede naman po. Pero yung color na, ayan po papunta kayo. Hindi po papunta yan po. Pasulong mo. O ano po yung final yung? 6.9. Sige, sulat yan po. 6.9. Kaya na ako 7. Kapag po tumitingin po tayo sa ano, kulay, ibibend po natin ng konti yung test tube. Test tube. Para makita po natin yung kulay sa dulo. Yung, minutes okay? Yun. Sir, yung ano lang, yung yan. Yun po pala, palista na lang po yung resulta po natin. Tapos ano po yung susunod? PH. PH. 6.0. So, ang pH, ang next namin ngayon ay dito sa N. Ma'am, yung N, nitrogen ba yan? Apo. Okay. Sa nitrogen. Okay na. And very good po yung group 1. Uy kami, very good. Tsaka po yung group 7. Chloro, ano man? Pero kami ba yun? Ma'am, chloro, ano? Chlorophenol red. Yeah. Phenol. Phenol. Same na po siya, 12. Yes. Ay, hindi, sir. You look at the percentage. Okay na po ba? Pagtas po ng kamay yung tapos na. Yung group 3 po, tapos na po ba, sir? May problema po ba? 24. Pwede ko po ng draft niya? Draft. Apo. Chlorophenol red. 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 Green. Gromocrystal green. Ma'am, paano kung napasobra ako ng lupa dyan? So, ibig pwede sabihin, pwede ka rin ako magdagdag ng 24. Opo, pero mas maganda po, huwag na nating sobrahan sa umpisa pa lang. Okay po. Bali yung final po niya natin is BTV. Yung BTV. Oo, di ba meron akong ganyan? So, lamang po kami rito, dito sa table namin, kasama namin ang bossing ng BSW. Pre. Tapos minsan nakikita nyo po, depende kasi sa butas din ng sino po yung ano, minsan mas, siyempre, pag mas malaki yung butas, mas malaki yung malabas. Yung malabas, no. So, nandyan yung sukat na sinasabi ko, ma'am. Shake. Nandyan yung tanchameter. Ano? Ako, pH, meron akong pH meter, kaya hindi na ako nag-ano. No, ma'am? Sir, hindi na siya shake. Pa, yan. Dapat may takip yan, ma'am, no? Pwede kaya lang. Okay na po pala. So, ganun pa rin po ang proseso. Tayo maghihintay para kung ano ang lilitaw ng kulay. Napuno na po ba? So, ano yung presentation natin dito pag 30? Ilan minutes? 30 minutes. Ang ganun test tube lang po. Ilang minutes ba ito, ma'am? 30 minutes. 30 minutes. Ang ganun dito na po sa curve. 220. Hindi, yung ano lang po. Okay, sir. Ang N lang. 220 tayo. No. Sir, buwasan po natin. 220 dapat yung nagkapin natin. Ito, 30 minutes, sir. 220. Buwasan din po sa konti. Parang natin, nang dahan-dahan. And then, so, okay. Dito tayo ulit. Ngayon, habang hinihintay po natin ang ating nitrogen ng 30 minutes, magpupresenta po tayo sa phosphorus. P1? Ayan, ilang kaya natin lang po, pagtapos na po tayo. Dalawa po. Apo, 24 drops nito. Ilang drops ng P? Ayan. Ay, sorry. Advance ka. Next po is phosphorus. Same na din po. Step 1, kumuha po tayo ng lupa hanggang sa scratch. Kapag natamaan po niyan kayo. So, ngayon? Sige, mahanda kayo, ma'am. Lumitaw po tayo ngayon dito sa, ano? Pupunta tayo dito sa P. At saka P1. So it means... Okay, nakapag-drop na po ba ng 4 sa P? Tayo ng 24 dito, tapos oh, 4. Under P!
So, ayan po si Pelato! Sineshake na lang niya. Nashake na, sir. Paborito ng lahat! 20 times din, sir. Uno! Char! So, tayo po'y maghihintay ngayon. At titingnan natin kung ano ang lulitaw na. So, nakaka-apat na ho tayo ngayon dito. Opo. 4 drops of P1. And then, mix by gently swirling the test tube for about 1 minute. Oil, okay. So, i-ano nyo lang po. Iikot nyo lang siya dito. Alin din pag ayan po, after po na ano po na... wala akong mag-subside po yung lupa. Pwede, reusable ba to? Ha? Reusable. Okay, okay na po, dali na po natin sa test tube graph. Hintay naman po natin mag-subside yung lupa. Cotton bud. Okay. Hintay po natin siya mag-subside yung lupa. Tapos, after po mag-subside yung lupa, kuha po natin yung parang mukhang cotton buds. Cotton buds. Na may tin foil. Tapos, na dapat magagalaw yung lupa sa baba. Opo, paso nyo yung cotton buds. Dahan-dahan nyo po yung swirl. Swirl lang. Huwag nyo pong hayaan na mag-disturb po yung lupa sa baba. Hindi tinatamaan yung lupa, no ma'am? Nag-iba yung kulay, ma'am? Opo, magiging blue siya. Very good. Yan, dahan-dahan lang. Pero pag tinamaan ng lupa, kulay pula. Opo, yung so, hindi ka titigil hanggang may napoproduce ka pang color. So, meron pa siya pinoproduce, di ba? Kaya ang dahilan ng tin foil at meron tin foil. Opo, may reaction na siya with the tin. Ah. So, yung mga reagents po dyan, may reaction with dito. So, walang ma'am, hindi po kayo pwedeng yung mga ordinaryng foil yan. Hindi. Ay, hindi po. Hindi siya magre-react. Parang may reaction siya sa tin, kaya siya nagre-react. So, yung aluminum, hindi. Nasaan pa si Lester dahil sabihin niya hindi to aluminum? Tuloy-tuloy ibig sabihin, baka ng ordinaryong oil, di ba? Achieve po natin yung pinaka... So, saan na tayo? Nasa dulo na tayo, di ba? Very high na siya. Okay. Tama po ba? Dito na. Ako po, dito na. Ay gusto uminom din. Dito na siya. Eh, dulo na siya. Nasa item na siya. Lester! Ibig sabihin, alkaline siya, ma'am. Alkaline sir, siya. Sir, ang pH kasi, hindi po pH. Ah, hindi pala pH, phosphorus. I-mention mo na tin foil to, hindi to aluminum foil. Kasi okay. Baka kalanin. Yung pong ginagamit po natin na foil siya, marami siyang phosphorus, ma'am. Hindi po yan yung ordinary na aluminum very foil. Very high siya, di ba? Yan very high siya sa phosphorus. Tin foil. Tin foil po yan, hindi po yung aluminum. Baka nagluto po kayo ng so, nitrogen natin. Yung ginamit yung aluminum, yung ginamit yung gel. Yeah. So, super stop na natin kasi very high naman siya. So, yan po lumitaw. Very high daw at kung saan na po yung kulay, ang sagot niya dito. Wala pa naman siya. Nag-dark siya. Pwede po tayong huminto. Pagkita na po yung kulay. Dapat yun ang dapat nauna. Oh, sige. Jody, meron na tayo, di ba? Very high siya. Uy! Kasi mo lang titulo eh. Kaya palpak ako, ma'am. Alam mo, ginawa ko ng lupa. Sobrang dami. Okay na po ba? Mag-proceed na po ba tayo? Pag marami po, dapat dagdagan mo. Okay, yung ball na po. Okay. Ang pagtapos na po tayo. Pinakamaganda sa mga LFT ayan, oh. Say hi daw, say hi. Maximum color niya. Single. Number 5. Much. Is it low? Ilan mo sila? Moderately low? Moderately high? Lima? High, very high. Potassium. Ah, tapos ito, okay. NPK, ma'am, potassium na tayo niya, no? 10, so, pagkatapos tayo sa identify na po natin. K1, K2. K1. Magic scratch paper. So, nandito na tayo sa potassium. Potassium. Phosphorus po yung P. So, yung iba pong usually po kasi, yung mga representative ng mga first sige, usually ma'am. The first letter of the name nila na English or minsan okay lang po ba letters ngayon po syempre meron ng phosphorus di ba so hindi na pwede yung P na yung potassium hindi na pwede so kinuha naman siya din sa name niya na kalium moderately high kalium anong Latin word sa mga Latin po? So dun galing yung K. Ayan po ah, may natutunan let's tayo kay ma'am. Make balik-balik the nitrogen guys. So nandito na tayo sa 24 tayo para sa kalium. Sa K, tapos 24 drops daw. Tapos yung ayan, okay na po ba? Sa K tayo 24. Yes, 24 after po na ma-fill ng lupa
24 drops K1 of K solution. 8 tapos yung K2, 12. Pagkat naman ng 24. Oh, okay, ah, may K, sa potassium, meron po tayong K, K1, at K. So pag ganun po, kailangan natin siyang dagdagan. Tapos bilang drops. So kahit hindi 12, no ma'am? Ibig sabihin na, ayun, ayun, na may reaction, ma'am. Kasi gusto mong mag-form siya ng layer. Kaya nga, nag, oh, may layer na ngayon. So ngayon po, i-compare mo ngayon yung kapal ng layer. Okay, after meron mo siyang nag-drop po ng 12 drops of K2. Meron pa siyang na-form. Do not mix. Na parang muta. So yun. Titignan natin. Don't have a base. Hayaan lang po natin sa... Ano ba? Yung babo na to? Oo, itong layer na to. Oh, hindi yung ibabaw. Oo. Oh, oh. So, di ba nag-form siya? Pero manifest. So, yung manifest so, na layer. So, ito lang siya. Sufficient lang siya. Sufficient lang, hindi siya mo. Pag makakal, sufficient plus. Pag makakal, sufficient plus. Yeah. So, ito, sufficient lang siya. Manifest lang ni ma'am. Dito siya ma'am sa una. Hindi na po, ganyan na siya. Titignan mo kasi kung may ma-form siyang cloudy appearance. Okay, tapos na po ba yung K2 na? Meron, di ba? Pero manifest. So, sufficient lang po. After, stand for 2 minutes and then, kung ma-observe po ninyo, meron pong appearance na cloudy yellow. After 2 minutes? Yan picture ang... Pero hindi mo na makikita, syempre, kasi hindi ba tayo mag, ano, sa 2 minutes. So, yan po. Sana meron, bibili na lang ganito. So, wait lang po natin. Pero may libre sana, maganda, no? Opo. Makikita po natin langit mamaya. So, yan po yung cloudy. Sa tayo sa NPK. Yeah. Cloudy. Okay. May tawang mga sagot. So, ang dami natutunan ng mga LFT ngayon. Because... Hindi ginagamit. Dahil sa... Bureau of Soil and kay Ma'am, kay Ma'am Rose. Kaya po, yayaman na yung mga LFP niyan. Testing, no? Testing mo lupa mo. Pababayan mo. Testing lupa, 1,000 lupa. So, testing lupa. Makaka-discount po kayo. Tapos yung madadalit. So, andito po yung partner ko. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon po, hindi ko na itutuloy. Basta sa yayaman ng LFT ngayon. Oh. Sure, nila na. Kaya, okay. Tapos po natin yung guys. Group 2, group 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos po ito natin, sufficient lang siya. Kasi yeah. Hindi siya, ano, hindi siya. Pwede na po tayo mag-read. Ngayon po, paano po mag-read ng K? Ayan. Mamagkikita po kayong yellowish. Sufficient cloudy yellow layer on top of the orange. Yung phosphorus natin, very high. Same lang din po, itong yung nitrogen natin, very low. Low. Oh, yung, ano yung number 3 natin? So mag-base po tayo sa clouds. Tawag dito ma'am? Sa BTB? Nitrogen. Ito ang BTB mo, sir. BTB. Ano yung BTB? 6.9 nga, sir. 6.9, di ba? Sir, sulat mo na lang, misal. Yes. pH mo, 6.9. Tapos sulat mo, N, low. Ito nga yun, N low. O yun, sige po. N low. Tapos yung habang nagtetest mo na, ito po tayo ng very low. Sufficient. Konting mensahe. BTB, CPR. Tapos ang nakuha natin doon, 5.8 to 6. So pag ang nakuha mo ay 5.8 to 6, uulitin mo siya using BTB. Tapos doon nung nag-BTB na tayo, ang nakuha natin, ang nakuha po ng tamang sagot, sinasag na po ang makuhang premyo, ang mga pinggan. Ma'am, may question ako sa'yo. Yes. May sa Region 3. So, sa mga province, sigurado hindi naman pare-pareha yung mga lumitaw na mga ano dyan. Ano natin, pag-test sa mga lupa. Apa. So, anong lumitaw na province na mga taas lumilitaw sa kahit nitrogen? Wala. Nitrogen? Parang ano po eh, merong mga lugar na mangilan-ngilan na mataas, pero mostly talaga. Kasi di ba yung study nga ng BSWM, 83% talaga ng mga na-test nila is low fertility po talaga. Oo. Oh. So talaga mababa po tayo sa EDS. So isang patunay ito ma'am na ating mga farmer. So ibig sabihin kailangan natin talaga yung mga nitrohemo. Apo. Kaya yung mga practice natin sa mga farmer talagang bumibili ng mga commercial na fertilizer. Apo. Pero yun nga, kailangan pong makita rin kung baka kasi kulang na rin siya sa P, kulang na rin siya sa K. Kaya pag ganun, di ba complete po yung ginagamit natin instead of so, ibig sabihin po, pag nagpa-test tayo ng lupa,
malalaman mo kung anong klase ng kakulangan, no? Dapat gamitin. So, in short na, kung ano po yung di tayo nangangapangan. Di tayo nangangapangan. Saskan yung tamang application. I-discuss po niya. Paano po pero yun ngayon sa amin nga, inaano rin namin na talagang mag-organic fertilizer pa din kasi balanced fertilization nga. Okay, ma'am. So, okay na po ba? Si inorganic, nalista na po ba yung mga resulta natin? Mga nutrients. Okay. At si ano naman, si organic nalista naman. Nalista na po ba yung mga resulta? Magiging soil condition ng lupa. Okay. Susunod naman po, ang magsasalita ay ang mag-discuss po paano po mag-text. So mga ka-agri, at nandito tayo ulit at siyempre kasama natin ang head ng BSW. Regional Soils Lab. Okay, si Ma'am Rose Laksamana, di ba? Yes. So ito po si Ma'am Rose yung mga nauna nating na-interview about nung nagatid tayo ng soil doon sa lab nila tapos naitanong din natin. So ngayon pinatawag po kami ulit ng ating mga kasamang local farmer technician. At binigyan nga po kami ng pa-training doon sa loob. So, siguro Ma'am Rose, kayo na po ang mag-dugtong dito sa ating pa-training na to. Sige, ma'am. Okay, yes po. So, ito pong training workshop po na ginawa po today ay karugtong po nung ginawa natin last time. So, last time po, tinuruan po natin sila sa tamang pagkolekta po ng lupa. Okay. At ngayon po, itong mga nakolektang lupa po, ay iso-soil analysis na po gamit po ng tinatawag natin na soil test kit or okay. STK po. Okay. So ang STK po, ang paggamit po ng soil ng STK ay isang tinatawag na rapid testing po kasi po ang ibig sabihin noon, mabilisan po siya in less than an hour meron ka na pong resulta. So parang ito pong STK na to, ang mga farmers po kayang-kaya po nilang gawin. So may mga reagents po tayo. Tapos dinadagdag lang po natin sa ating lupa. Tapos may mapoproduce po sila na color. At ito pong color nito ay i-compare po natin dun sa chart na meron tayo. So okay, makikita na po natin kung mababa po siya, medium or heavy or high po. Okay. So parang ang nangyayari po, kung ang lab po ang dinadala natin sa field gamit po nitong STK. At kasama rin po dun sa pag-analyze using STK po, kasama rin po sa training workshop natin for today ay ang base po sa nakuha nating resulta, magkakaroon po at tinuruan din po sila kung paano po mag-compute nung ating fertilizer recommendation para po sa rice, corn at saka high value po. So para at least po sila mismo po kahit sa bukid, sila na po yung magkokolekta ng lupa, sila na po yung mag-analyze. At the same time, based po dun sa nakuha nilang resulta, sila na rin po yung magko-compute dun sa fertilizer po na kailangan po nila. Naku, so, ma'am. Ito po yung naging activity po natin for today. Naku, madam. Ma'am Rose, no? Salamat. Actually, nandun po sa loob ang ating mga kasamang local farmer technician. At sumakit ang ulo, ma'am, sa pag-compute. Hindi, magaling naman nga sila eh. Familiar naman sila. Yes, ma'am. Thank you sa mga pa-training, Ma'am Rose. At actually, ito po kasing channel natin, ika nga, Ma'am Rose. Kaya po natin, salamat, Ma'am Rose, no, sa pag-kumbinda ko sa iyo at pag-interview nga. Kasi, ma'am, napakaganda po na may pahatid natin sa ating mga kapwa magsasaka na sa ganitong pamamaraan ay matututo rin sila at kung paano pala. So napakaganda, ma'am, dati dinadala namin yung soil sa inyo. Opo. Ngayon bilang dito sa pa-training yung STK na ibig sabihin na anytime kahit kami nandito sa aming mga LGU ay kaya nang mag-test ng ating magsuri mga lupa, no, ma'am. So thank you very much, ma'am. Congratulations, ma'am, no. Marami pong salamat. Alam niyo po ni ma'am, kasi dati ay sinasabihan ko si ma'am, ngayon po ay promoted po si ma'am. So siya po ang head ngayon dito sa Bureau of Soil. Sa Regional Soils Lab po ng DARFO. Okay, ayun, siya na po ang pinaka-head dito. Saya, congrats ma'am. Ha. So ano pa kaya mga parating na sa inisip natin, ma'am? Baka iba. Yun sir, kanina rin kasi nag-discuss kami dun sa tinatawag na Balanced Fertilization Strategy. So okay, yung tinatawag na BFS.
So dito po sa BFS, meron na po tayong mga combo na kung ano yung gusto mong yield na makuha at the same time kung ano po yung mga gagamitin na abono para po sa bawat combo. So ito po ay parang ito po ang sagot ng Department of Agriculture sa pag sa yung problema po natin sa pagtaas po ng mga presyo ng abono. Okay. So idagdag ko lang din po dito po sa balanced fertilization strategy. Okay. Ito po yung pag-a-apply ng abono na hindi lamang po inorganic fertilizer or yung mga synthetic po, kasabay din po doon yung paggamit po ng ating mga organic fertilizer like yung mga rice straw po na parang tira natin, di ba? Okay, sa nakaraan nating pagtatanim. Plus po yung mga organic fertilizer like yung mga chicken manure, vermicompost po at saka mga vermicast. Sasagot po ng BFS yung nga pagsusupply, yung pagsusupply po nung sustansya sa ating lupa. At the same time po yung paggamit po natin ng organic fertilizer, marami po kasi siyang nai-improve sa properties ng soil, physical properties, chemical properties, biological properties, no? So napapabuti po niya yung parang nagsiserve po siya as a soil conditioner sa ating lupa. So marami po siyang properties ng soil na na-improve kagaya po ng kanyang soil structure, yung ano tawag doon, soil organic matter. Okay. Tapos source din po siya ng macronutrient at the same time yung mga micronutrients po. Tapos yun po yung sa mga microorganisms po napapaano niya yung. So bali po sa paggamit ng mga organic inputs po, parang napapabalik po natin yung sigla dati ng lupa, ng ating lupa. So okay. Yun po ang at the same time since gagamit tayo ng organic fertilizer galing sana sa ating inorganic lang is makuha na po natin sa organic. So pwede na po nating bawasan yung inorganic po na fertilizer na kailangan natin. So in that case, napapababa po natin yung gastos po natin sa ating pagsasaka. So ganun po siya. Parang ganun, ma'am, may sisingit lang ako. Bilang mga local farmer technician, mayroon kami mga techno demo ngayon. Okay. So yung mga private company na mga organic, so yung mga kasama ko, ma'am, actually na ongoing yung mga techno demo nila. Yes, pero bilang isang dating chairman nila, at nung January, ay ako po ang unang-unang nakapag-conduct ng techno demo natin. So ako mayroon na sagot doon sa aking ano. So salamat, mama, yung nga po ang trabaho natin, pare-pares lang naman na tayong hangarin. So may ngayon kami ay may lumitaw na mga private company, yung lumitaw sa akin, ma'am, yung Masinag, tapos yung tawag rito, yung Corville Company. So lumitaw na malaking potential, ma'am, kasi organic ngayon. So actual na ginawa ko doon sa farm ko, so ang lumitaw na yield doon, so napakaganda, ma'am. So tama kayo at salamat din sa impormasyon ngayon, ma'am. At para ang ating mga kapwa magsasaka ay para isa nga lalong matuto, o especially ma'am, marami pa rin kasi mga magsasaka na minsan yung dayami, yung tinuturo natin sa kanila na wag bawal talagang magsunog, di ba? Yung actually batas na yan eh. Yung Clean Air Act. O tama. So hindi nila alam, napakalaking tulong pala sa kanilang mga bukirin. Yung nutrient recycling, yes. Kasi meron pong natitira pa pong nutrients na nandun sa ating dayami na. So kung i-incorporate natin yon, so yun nga po, ang Regional Soils Lab, meron din po yung tinatawag na compost fungus activator. Okay. So ito po ay isang uri ng fungus, okay, na pwede pong gamitin na makakatulong po para mapabilis po yung pagpapabulok po ng ating mga rice straw. So yun naman po sa Regional Soils Lab at libre po ito naming pinamimigay para sa ating mga magsasaka. So ito po at tapos na kami at pauwi na po dito sa training na ginanap ngayon dito sa Hotel Pampanga dito sa City of San Fernando. So sige po at kami aalis na.